ba magpapalit na sila ngayon? Kung halimbawa may mga dollar sila, is it the right time na magpapalit na ng dolyar para maging piso, para makuha yung 5 peso yes. na itinaas nito? Prudence dictates. Hindi pagiging burara. Nako, ang dollar peso exchange rate has hit its lowest mark at $1 to 55 pesos. Ano bang epekto nito? Is it good or bad? Of course, joining us is our resident financial advisor, Mr. Armand Benko. Hi, magandang araw sa'yo, Armand. Magandang araw, Dr. Carl, at happy to be back. Nako, sinamantala natin, papahabain natin itong segment na to dahil importanteng pag-usapan natin itong exchange rates. Anong observation mo the past weeks? Well, continuously tataas pa. There is a strong threat or opportunity na tumaas pa ang palitan ng piso sa dollar. For benchmarking, para may idea tayo, compared to last year, same time last year, na nasa 48, 49 pesos lamang to a US dollar, ngayon ay nasa 55, katulad 55. Na ng nabanggit mo, 55 pesos. So, mga 13% yun na pagbaba ng halaga ng piso kumpara sa dollar or yung pagtaas ng halaga ng US dollar. Ano ba talaga? Humina ang piso o lumakas ang dolyar? Sabi nga nila, mas problema ito ng pinilit na paglakas ng US dollar kumpara sa pagbaba ng halaga ng piso. Patunay niyan ay hindi naman humina ang Philippine peso na bagsak lahat kumpara sa ibang currency. Sa ibang currency kumpara sa US dollar ay ganun din ang pagtaas. Ang ibig ko sabihin, hindi naman namumukod tangi na humina lang ang Philippine peso. Okay. Across the board, almost half of the currencies in the world naapektuhan pababa, kalahati tumaas din. Oo. Kung ngayon, kung tumaas ang dolyar, mas dapat bang magbunyi ang mga overseas Filipinos na yung dating 50, 55 ngayon? So mas mataas ang halaga ng dolyar na hawak nila or ang foreign currencies na hawak nila? Ang epekto, kaya yung Bangko Sentral ng Pilipinas, sinasabi niya, ang hirap ng trabaho nila na binabalanse. Kasi kapag ikaw ay dollar spender, sino yung dollar spender? Yung nag-i-import. Yeah. Nako, pagminsan doon sa dating pagsasaba natin, laging binaba natin yung pag-import, hindi tangkilikin yung local. Yung import, nag-import tayo ng langis, ng bigas, yung nagagalit ka nung minsan, mga onions, piti yung mga tanim na... Pati ba namang carrots at onions? Carrots ay ini-import. Ang mga importer, tinatamaan sila ngayon. Biro mo, dati... ganito lang ang palitan. Ngayon, 13% higher ang cost nila ng pag-import. At dahil binababa yun dun sa mga parokyano, yung bumibili ng langis, krudo, yung mga pagkaing imported, mas mataas ang halaga. Halaga nun. Pag dollar earner ka naman, yan, nagbubunyi ka naman. Dahil mga negosyo na nag-e-export yung nagpapadala sa ibang bansa. Dati, parehong $1,000 ang bili dun sa produkto nila na 50,000 pesos. Ngayon, 55,000 pesos. Masaya sila. Yung dating OFW na nagpadala ng $1,000 Na 50,000, 49,000, 50,000 okay. lang. Ngayon, 55,000. Aba, nadagdagan. 10%. Hindi naman nadadagdagan ng ipon ko, ang sweldo ko, nadagdagan ang aking panggastos. Ang ganansya ng pamilya. Dito sa gumagastos. May tanong ako, dapat ba magpapalit na sila ngayon? Kung halimbawa may mga dollar sila, is it the right time na magpapalit na ng dolyar para maging piso, para makuha yung 5 peso yes. na itinaas nito? Prudence dictates. Hindi pagiging burara. Pagiging maingat, masinop. Pagiging maingat, masinop. Ang ipalit nyo lang, yun talagang kakailanganin nyo. Tama. Kasi kung sasabihin, naku, sana tumaas pa. Wala pong makakapagsabi. Miski na sinabi ko, ang mga senyales ay
malamang tataas pa, hindi po masasabi bukas merong mangyari, miracles happen every day, bukas matapos ang Russia-Ukraine, malaki po epekto niyan. Global dynamics yan, hindi tayo magdidikta niyan, o banko correct. O si President BBM. Correct. Kaya kung ano lang po yung tingin nyo na gagamitin ng pamilya nyo, and take note, yes, tumataas ang presyo ng bilihin, lamang pa rin yung pagtaas ng inyong conversion. Kasi 13% inflation natin, 5%, lamang pa kayo, padala nyo lang yung tingin ko, kung mag-a-advise sa mga migranteng manggagawa natin, yung kakailanganin ng pamilya nyo rito. Huwag nyong lubos-lubos dahil mataas. Yes. Uh-oh. At iisipin na may pandagdag gastos tayo, lalo na sa mga luho. Again, nagbabalansi po yan. Tumaas nga ang spending power nyo, pero tumaas din naman ang mga presyo ng mga bilihin. Talagang do what is only necessary. Exactly. Kung ano lang yung kailangan mo, focus on the need, not on the want. Baka naman nagbunji yung mga pamilya, sabi nila dating 50,000, 55,000, so bibili ng bagong mobile phone. May sobra kasi ako 5,000. Oo, may sobra kasi ako, bibili ako ng bagong gadget. Right. Or magbibisyo ako, or magtutour. Yes. Dali lang po, preno-preno ha. At alam nyo, ang hangarin po ng Salapinoy ay talagang turuan kayong magdesisyon sa usapang pananalapi. Isang importanteng desisyon na may nabasa tayo lately na findings na ang Pilipino hindi pa nagbabangko, hindi pa maraming Pilipino ang nagbabangko. Yes. Kailangan po natin ng presence sa mundo ng pananalapi. Okay. Present tayo sa internet world, meron tayong internet account, di ba? Okay. Email account. Mm-mm. Present tayo sa Facebook, meron tayong Facebook account. Mm-mm. Gusto nyong mabuhay ng matiwasay sa mundo ng pananalapi, kailangan meron tayong bank account. Buti nga ngayon, compared to 20 years ago, napakahirap talaga kumuha ng bank account. Dati, pwede ka pang magdahilan, magkaroon ng excuse, kasi ang dami nilang hinihingi requirements, pag nakatsinelas, pumasok sa banko, tinitingnan ng mula ulo hanggang paa. Eh ngayon, gano'ng kababa, pwede ka na mag-open? Ngayon, 500. 500, hindi mo na kailangan pumunta sa bangko. Dahil lahat na ngayon, yung kanina nagsalita sa atin, yung BEX, miski na sa inyong telepono, pwede na ho kayong magkaroon ng lehitimong bank account sa isang digital bank na highly recognized, regulated by the Banco Central ng Pilipinas. At Dr. Carl, dapat yung sponsoran nila itong mga Salapinoy natin. Tama. Na, mga bangko dyan. Yung bangko, kadalasan, karamihan na nakikita natin sa mga mobile app, mas mataas pa ang interest na inaalok sa mga malalaking bangko. Yung mga nakikita natin, kadalasan, 0.2% ang savings account rate. 0.2. Walang 1%, walang kalahati ng 1%, 0.2. Yung sumisikat, yung sikat na pwede payment. Pwede mo banggitin, walang problema. GCash, para mag-sponsor na kayo rito. GCash, saka Paymaya, yung mga ganon. Yung Paymaya, yung GCash, 2.6%. Discartech. Imagine times 10, Discartech. Yung kaibigan mo yun, sila dito. Sa Paymaya, 6%. Okay. Ang interest rate, 50 pesos mo. So that's okay. It's okay na magkaroon ka na lang doon. Yes. At least meron ka doon. Meron ka roon. Meron ka rin sa banko kung kailangan. Kung physical, yes. Mm-hmm. Ang pagkakaroon po ng bank account is almost, if I may say, a requirement. Otherwise, hindi ka mabubuhay ng matiwasay sa mundo ng pananalapi. Kailangan mapanganak ka doon sa mundo na yon, lumaki ka, at umunlad. Katulad ng pag-unlad natin in our physical world, spiritual world, and in the internet world. Yan. Kung meron ka nga namang internet account, social media account, ba't wala kang bank account? Dapat meron. Alam mo yung nagka-problema noon ng mga ayuda noong 2020? Mm-mm. Ang mga nakakuha agad, maayos na nakakuha, yung mga may bank account. Yan. At dadating ang time, lahat yan nandyan na. Yes. Ihanda nyo na sarili nyo dyan. Ako maraming salamat, Armand Benko, sa pagpapaliwanag sa atin tungkol sa dollar exchange rates and other international currencies at syempre sa kahalagahan ng pagbubukas ng bangko. Thank you so much. Ayan.